Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang mga kaanib ng Diyos. At sa mga nakalipas na araw, ipinapaalala sa atin ang malawak na angka ng Diyos. Ang mga banal sa langit. At ngayong araw na ito, atin ding ginugunita ang lahat ng mga yumao. Lalong-lalo na ang ating mga mahal na yumao, ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sila ay patuloy pa rin kaugnay sa atin, kung kaya nga't sila'y ating ipinagdarasal, inaalala. Kaya't sa misang ito, patuloy natin silang ipagkatiwala sa awa ng Diyos. At tayong nabubuhay pa dito sa lupa, tayo rin nawa mabuhay sa awa ng Diyos. Kaya nga't sa sandaling ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagpapadakila at pagbuhay sa mga nanalig na iyong minamahal, kami tinubos ng anak mong namatay at nabuhay. Kaya naman ang mga kapatid naming pumanaw, taglay ang kabatiran sa misteryo ng pagkabuhay, ay pagindapatin mong magkamit ng ligaya sa piling mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala na patunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng pagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman.
Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig sapagkat siya'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsasalita. At hindi rin makikita mga matang sadyang-sadya. At hindi rin makarinig ang kanilang tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. The feeling ng Poong Mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating Sakyapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam natin na sa panahon ngayon ay uso ang katatakutan. Ito ang laging mga pinag-uusapan, pinapalabas, mga nakakatakot. Kaya nga't ang ibang kaugalian ay nagmumukhang nakakatakot. Ang mga bata ay pinagsusuot ng nakakatakot. Kaya nga sa ating simbahan, sa halip na mukhang nakakatakot, imbis na mga halimaw, mga aswang, mga bampir at manananggal, sila'y ating dinamitan ng mga banal. Pero hindi pa rin maiaalis. Ito yung mga araw na pinag-uusapan ng mga kababalaghan, ang mga karimari-mari, mga misteryo ng buhay. Kaya nga parang ipinag-aalab sa atin yung katakutan. Kaya nga nananakot. May ibang tao kahit hindi magbihis, nakakatakot na. Kaya ngiti-ngiti rin po. No? Huwag masyadong nakasimangot para hindi kayo mukhang nakakatakot. No? May iba ay parang buong taon Halloween. No? Dahil nananakot. No? Nananakot na nakakatakot pa. At alam natin na ang isang katotohanan ng kinatatakutan natin, lahat o nang nakakarami sa atin, aminin man natin o hindi, ay ang kamatayan. Hindi na ako magpapataas ng kamay kung sino ang takot mamatay. Pero aminin man natin o hindi, may kurot sa ating puso. Kapag kamatayan ang pinag-uusapan. Kaya nga siguro iba sa atin, pag dumalaw sa sementeryo, napatanong ba kayo, saan kaya ako dito? Naibilin nyo na ba kung saan kayo doon butas? Ililibing? O ayaw nyo pa rin munang isipin? Total matagal pa naman. Pero sino nagsabi sa iyong matagal pa bago ka mamatay? Ito ang araw sa buong taon pinapaadala sa atin
mamamatay tayong lahat. Una-una lang, panapanahon lang. Siguro sabihin niyo, Father, ba't ba yan ang pinag-uusapan natin? Yan talagang dapat pag-usapan natin sa araw na ito. Pero sa totoo lang, hindi lang dapat pinag-uusapan tuwing ados ng Nobyembre ang kamatayan. Araw-araw, dapat nating inaalala ang realidad ng kamatayan. Ngunit mga kapatid, dahil tayo'y mga deboto ni Jesus sa Sareno, dahil tayo'y naniniwala kay Jesus sa Sareno, hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Hindi tayo dapat matakot mamatay. Sa halip, mas matakot tayo kung hindi tayo nabuhay. Mas nakakatakot daw yun kaysa sa kamatayan. Mas nakakatakot ang isang taong sa kanyang pagpanaw para siyang hindi nabuhay. Napakasaklap, napakalungkot, napakaterrible ang parang hindi ka nabuhay dito sa mundo. Sa sandaling nawala ka na, walang makaalala sa'yo, wala man lang natuwa para sa'yo, wala man lang nalungkot na nawala ka dahil parang hindi ka kasi nabuhay. Mas nakakatakot po yun kaysa sa kamatayan. Kaya nga't sa araw na ito, ipinagdarasal natin ang lahat ng mga yumao, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Kaya sinulat natin yung mga pangalan nila. Inaalala natin sila. Pero alam natin, bagamat napupuno na yung ating sisidlan, marami pa rin na mga yumao na hindi na sila man lang naalala. Ipagdasal din natin sila. Huwag sanang dumating yung panahon, wala man lang nakaalala sa atin. At ang mas nakakalungkot, pilit pa tayong kinakalimutan ng ibang mga tao kahit yung mismong mahal natin sa buhay. Bakit? Dahil nga parang hindi tayo nabuhay. Kaya sa pag-aalala natin sa kanila, ipagdasal natin ang sukatan ng buhay, hindi yung humihinga ka lang. Siguro nga ho, sa siyensya, iyon ang sukatan ng buhay. Tumitibok ang puso, gumagana ang utak, humihinga pa sa baga. Pero sa pananampalataya natin, kung tunay tayong deboto ni Jesus sa Sareno, tunay tayong Kristiyano, ang totoong nabubuhay ay ang nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos, kapiling ang Diyos. Kaya nga't sabi nga ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, tayo ay naniniwalang mabubuhay kung kasama natin si Kristo. Kaya, buhay ba talaga tayo? Hindi ka buhay dahil nakakalakad ka lang, nakakakain ka. Hindi ka buhay dahil may kapangyarihan ka, may pera ka. Buhay ka ba talaga? Dahil nabuhay ka kasama ang Diyos. Itong dalawang araw mula kahapon, ang atin talagang ginugunita, ang atin talagang pinibigyang halaga ay ang awa ng Diyos. Kahapon, ginunita natin lahat ng mga banal,
Pero bakit sila banal? Dahil ba mababait silang tao lamang? Dahil ba wala silang kapintasan? Hindi po. Maging ang mga banal, may kahinaan din. At kaya sila nasa langit, hindi dahil ubod sila ng galing. Hindi dahil marami silang ginawang mabuti. Dahil kahit pagsamasamahin ang lahat ng mga mabuting gawa, hindi pa rin ito makapagpapasok sa atin sa langit. Huwag niyong isipin na ang makapapasok sa langit ay dahil sa gawa lamang natin. Kukulangin pa rin. Walang sino man sa atin na magsasabing, ang dami ko ng sinimba, kaya dapat langit na ako. Ang dami ko ng ginawang mabuti, kaya karapat dapat ako sa langit. Walang sino man sa atin ang karapat dapat sa langit. Marami na akong inabuloy, kaya dapat langit na ako. Makapapasok lang tayo sa langit katulad ng mga banal dahil sa awa ng Diyos. Kaya ang mga santo at santa, bakit sila nasa langit? Hindi lang dahil mababait sila, madasalin sila, kung hindi higit sa lahat, umasa sila sa awa ng Diyos. At ngayong araw na ito, ginugunita natin ang mga yumao, paano sila makapapasok sa langit? Paano sila makakaahon sa purgatorio? Hindi lang dahil sa mga dasal natin, kundi higit sa lahat dahil sa awa ng Diyos. Ipinagkakatiwala natin sila sa awa ng Diyos. Kaya nga dapat habang nabubuhay tayo, kung gusto natin talagang mabuhay, araw-araw umaasa tayo sa awa ng Diyos. Huwag niyong isipin, ay sige, gagawin ko na lang yung gusto ko. O pagdasal niyo lang ako pag namatay ako ha. Baka mag-iwan ka pa. O ito, pamisan niyo ako pag wala na ako. Huwag tayong minsan pakakampante na dahil ipinagdarasal pa naman tayo kahit patay na tayo, eh pwede na lang gawin natin lahat ng gusto natin. Anyway, ipagpapamisa naman ako eh. Ipagdarasal naman ako. Hindi po. Dapat ngayon pa lang nabubuhay na tayo sa awa ng Diyos. Nabubuhay tayo kasama ang Diyos. Kung dito pa lang sa lupa, wala yung awa ng Diyos sa atin, wala yung Diyos sa atin, hindi tayo tunay na makatatawid sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi sa Salmong Tugunan, sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng Diyos, ako'y laging mabubuhay. Huwag kang matakot mamatay. Mas matakot ka kung hindi ka nabuhay ng tunay dito sa lupa. Mas matakot ka kung wala ang awa, kung wala ang Diyos sa buhay mo dito sa lupa. Sapagkat ang tunay na nabuhay, ang tunay na makatatawid sa buhay na walang hanggan, ay ang kapiling ang Diyos. Nawa ang mga mahal nating yumao, makapiling na ang Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos,
Panginoon nating lahat, nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong, nang may katlong araw, nabuhay magmuli, umakyat sa langit, naloklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglayang pananampalatayang ito, tulungan natin ng ating mga panalangin ang lahat ng namayapa, lalo na ang mga nangangailangan nito. Ang ating tugon, Panginoon, pakinggan mong aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang simbahan, naway hindi kailanman malimutan sa lupa, ang simbahang naghihintay para sa kaluwalhatiang walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, naway makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa Kanyang nagpapalinis na pagkapatawad, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang habag na nahayag sa purgatorio, naway magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga kaluluwa na mga hindi nakakakilala kay Kristo, noon sila ay nabubuhay pa, naway pagkalooban ng liwanag at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Patuloy natin pagdasal ang kapayapaan sa Israel. Matapos ang digmaan sa iba't ibang panig ng daigdig, kapayapaan din sa ating mga tahanan, mga barangay at komunidad. Kapayapaan sa ating puso. Pagdasal din natin ngayon yung mga naghihingaluna sa sandaling ito. Yung mga may taning ang buhay dahil sa karamdaman. Pagdasal natin ang bawat isa maging handa tayo sa oras na tayo'y tawagin ng Panginoon. At hiyain pa natin ang iba pa nating mga kahilingan. Panginoon ng buhay, inihabili namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa na mga naghihintay na makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay na iyong anak, ang aming manunubos na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ito'y bunga ng aming
kapit iyong mas masam sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa dugong dumana kay Kristo, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga yumao, maganap nawa ang paghahain ito upang ang inyong mga dinalisay sa tubig ng binyag ay laging maging malinis, pakundangan sa iyong mapagpatawad na pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatay ay lilipas, hindi ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon ay namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y ibabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Lahat ng mga banal, si San Juan Bautista, at ang mga namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa mabuhay man o sa mamatay, tayo ay kay Kristo sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Tumawag tayo sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung parang hindi kami buhay dito sa lupa sapagkat nakatuon lang kami sa mga makamundong kaligayahan. Patawad po kung hinahayaan naming sirain kami ng kasalanan. Paagos kami lagi sa tukso at masama. Linisin niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo kaming mabuhay ng tunay at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo. Tinalo niya ang kamatayan. Muli siyang nabuhay para sa ating kaligtasan. Siya ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang ina niyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Maraming salamat po.
kang ipahalagahan, pananalig ang banal. Atin ngayon hinihintay si Jesus. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng maga hanggang alas 5 ng hapon. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuhang malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service ngayong Webes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang piging ng anak mong inihain at muling nabuhay, ang kinamtanyang kapatawaran ng mga kasalanan ay tamasahin nawa ng mga lingkod mong pumanaw na umaasang ikaw ay makakapiling kailanman
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga pangalan na inalay dito sa ating simbahan sa Quiapo upang ating ipagdasal. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapaayos, paglilinis at paggawa sa ating simbahan. Sana po marami pa ang tumulong para maging handa tayo sa deklarasyon ng bilang pambansang dambana at sa mga nagdadala din po ng bigas, dilata at iba pang mga pangayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Huwag tayong matakot mamatay. Mas nakakatakot ang hindi tayo tunay na nabuhay, kapiling ang Diyos dito pa lang sa lupa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng tanang buhay at kasiyahan sa tao ay siya nawang magpala sa inyo na nananalig sa pagkabuhay ni Jesucristo sa ikapagkakamit ng pag-asang mabubuhay magpasawalang hanggan. Amen. Sa paglalakbay ninyo sa daigdig, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapatawaran sa kasalanan sa mga nauna ng lumisan at sumapit na sa hantungan ng paglalakbay, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapayapaan at kaliwanagan sa buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa inyong pananampalataya sa pagkabuhay ni Jesucristo, makamtanawa ninyo ang pakikisalo sa kanyang kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,